Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Pag-usapan naman natin ngayon ay ang pagpapalitada. Magkano ba ang magiging labor kung ikaw ay magpapalitada? May dalawa tayong paraan para i-estimate yung materials ng pagpapalitada. Yung isa by area method at yung isa ay volume method. Mas madali, sa tingin ko, mas madaling mag-estimate ng materials kung gagamitin natin yung volume. At saka mas madaling tandaan yung multiplying factor niya. Pag-uusapan natin kung magkano ba ang inaabot ng pagpapalitada. Gaano kalaki yung kayang ipalitada ng isang mason, dalawang mason. Siyempre, may kasama siyang laborer na tagahalo ng simento. Medyo critical minsan yung pagpapalitada kasi hindi naman natin talagang eksaktong malalaman kung gaano kakapal yung dapat nating ipahid. May mga chances o may nangyayari kasi na hindi pantay-pantay yung paglalatag ng hollow block. Hindi natin maiwasan minsan pinwersa na ilatag yung hollow block, pinataas niya agad. Hindi natin maiwasan na magkaroon ng konting movement yung hollow block sa bandang itaas. Kasi nga, medyo nangangawit yung bandang ibaba ng hollow block at saka yung mixture ng mortar, minsan na nagkakaroon ng movement yan. Hindi natin makokontrol yan. Kung kaya pagka hinulog natin, kailangan at least man lang sana umabot tayo sa 12 mm hanggang 20 mm na kapal ng palitada. Kaya, paano mo malalaman kung ang palitada mo ay 12 mm or 20 mm? Depende yan kasi sa galing ng naglatag ng hollow block. Pero kung mag-i-estimate tayo para safe, kung ang ipapapahid naman natin, usual or kabisado na natin na ginagawa ng ating mga mason, ay 16 mm yung pinapahid niya, i-estimate na natin yung materials ng 20 mm na kapal ng palitada. So, pag-usapan nga muna natin yung palitada kung gaano karami yung inaabot ng materials. So, halimbawa, meron tayong isang papalitadahan na length. So, meron siyang 9 na span. Pero wala siyang nakausli o wala siyang nosing dahil sabihin natin yung poste ay nakalubog. So, halimbawa ay diretso lang yung papalitadahan natin. Kung bawat span ay mayroong 3 meters, height na 2 meters yung pinakaano niya mula dito sa ibabaw ng ground, tapos siya, yung area niya, yung total area is 2 times 3. So, ito yung 2 by 3 bawat span times 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 9 yan. Tagdagan natin. Is equals to 54 square meter. So, yung materials kaya, magkano or gaano karaming simento yung kaya nating maubos dito at saka sand. Dahil nga sabi natin, gagamitin natin na volume method, mas madali kasing kunin yung volume natin ito. Pagkuha ng volume na ito, kukunin lang natin, sabihin na natin yung thickness ng ating ipapalitada ay 20 mm or 0.020 meter. Kunin natin yung volume. So, ibig sabihin yung volume nito is equals to 54 square meter times 0.02, 1.08 cubic meter. Kaya pagkuha ng simento, kung class B tayo, meron siyang ratio ng 1:3 para dito sa palitada. Ang simento, 1.08 times 12. Tapos yung sand, 1.08 times 1. 12.96 or
13 bags. Ito naman, 1.08 cubic meter na sand. So, magkano ba ito? Magkano? So, halimbawa, yung simento ay 13 bags at 2,730 at yung sand sabihin nating 1.08 at 600 peso per cubic meter, so 600. So yung total materials na magagamit natin $3,330. So ito yung total materials para magagamit natin. So ito yung total materials na magagamit natin, $3,330. So iset aside natin to. Sa pagpapalitada, minsan hindi natin maiiwasan na may mga crack tayong makikita pagkatapos ng pagpapalitada. Kasi nga, katulad lang naman sa pagbubuhos. Pagka nagbubuhos tayo, di ba, minsan or madalas gusto natin is monolithic, isang buhosan lang. Pero may mga chances na katulad ng pagpapalitada, eh hindi naman pwede na isang palitadahan lang lahat para matapos yan. Kasi minsan nagkakaroon agad ng overnight na cold joint. Maganda kasi pagka bago mo iduktong yung papalitada mo, balibagan mo ng konting simento na may tubig o pinaka-grout para pagdudugtong ng ano. At the same time, kasi tuyong-tuyo yung hollow block. So maganda, basain mo ng may kasamang buhang simento para pagka binilibag mo yon. So hindi na siya sisip-sip yung hollow block na tuyong-tuyo. So at is pa rin. Hindi rin kasi maganda ng sobrang labnaw ng ipapalitada mo. Kasi nga, pagka iniwan mo sandali, hindi lang natin napapansin, medyo bumababa ng konti. Kaya medyo risky yung pagpapalitada kung makapal yung ipapalitada mo, yung hihagis mo. Kasi nga, bumababa kasi yon, kaya nagkakaroon ng crack yon. So sigurado yung pagka makapal yung palitada mo na makapal, sigurado magkakaroon ng crack yon. Kasi nga, babagsak yun unti-unti, hindi mo mapapansin hanggang sa matuyo. Pangalawa, pagka sobra namang nipis, natawag natin pahid kiss-kiss or kiss-kiss pahid. Pagka naman sobrang nipis, di natin maiwasan na mag-crack yun. Pangatlo, pwede rin mag-crack yung palitada kung masyadong tirik na tirik yung araw, masyadong naka-expose yung bagong palitada doon sa ginawa mong pagpapalitada. So hindi natin maiwasan mag-crack yun kasi ang simento dapat talaga naku-cure at saka nami-maintain siya ng tubig para hindi mabigla doon sa pagsikat ng araw ay bigla-bigla siyang magkakaroon ng heat or maiinitan. Ngayon, magkano ba ang inabot yung gantong kalaking yung gantong kalaking area na inaabot ng 54 square meter. Yung isa, skilled na mason, yung isa, nakakapahid-pahid din. So, kung kaya gawin na natin na yung dalawa ay 700 para sabihin natin sa skilled na mason kasi magandang proportion na mas marami yung mason kung palitadahin na yung gagawin. Kesa naman sa isang mason, isang laborer, kung pagpapalitada. Pero sa pagpapalitada, mas maganda, mas marami yung mason compare sa nagle-laborer. So gagawin natin dito, dalawa yung mason, isang laborer, so 500. Plus 1,400, yung total niya, sa bawat araw ay 1,000. Okay? So ito yung inabot bawat araw. Sa aking paghihintay o sa ating pagtingin kung gaano katagal nangyari yung ganitong area, ito ay inabot ng 3 araw.
So dito malalaman na natin kung nakailan silang square meter para malaman natin kung gaano sila kabilis. Kung 1,900 bawat araw yung kanilang sweldo o yung nagastos, dahil tatlong araw siya, multiply natin yun sa 3. 5,700. Dahil 5,700 yung nagastos para sa tatlong araw, ngayon, makukuha natin kung magkano per square meter ang pagpapalitada. Kung 5,700 yung naging total ng ano ng labor para sa tatlong araw at ang napalitadahan nila ay 54 square meter. So magkano ngayon yung presyo per square meter kung ikaw ay magpapalitada? 105 pesos per square meter. So, ibig sabihin, yung pinaka-labor natin, kung gusto mong presyuhan yung palitada, i-estimate mo kung magkano yung magagastos mo, gagawin natin na 105 pesos per square meter. Siyempre, meron tayong mga factor of safety dyan. Ano-ano ba yung mga factor of safety dyan? Minsan kasi, sa pagkakaalam natin, kung magpapalitada na yung mason, alam na natin yung rate nila is 105 pesos per square meter. Dahil alam natin na ganun, sa susunod na araw, mag-i-expect pa ba tayo na 105 peso per square meter yan? Posible na konti lang yung preparation. Hindi, kung di-divide natin itong 54 sa tatlong araw, ilang square meter bawat araw? Bale sa tatlong gumagawa, dalawang mason, isang laborer, bawat araw, merong 18 square meter. Ngunit, ang uulitin ko, araw-araw ba nakakasigurado tayo na 18 square meter yung matatapos ng ating manggagawa, ng ating mason. So, hindi tayo sure doon. Kaya doon papasok yung ating factor of safety. So, instead of 105 per square meter, taasan na natin ng konti. Paabuti na natin ng plus 10%. So, par kung magkano per square meter, kung magdadagdag tayo ng 10%, 115 pesos. Ngunit paano naman yung mga kantuhan? Sa mga kantuhan, ilagay na rin natin dito na bawat metro. Instead of per square meter, bawat metro, 115 per meter na rin yung gamitin natin para hindi nakakalito. Yung pag-i-estimate, hindi dapat maging masyadong komplikado na bago-baguhin natin. Minsan nga, sa isang estimate, halimbawa, pag sinabi natin ito yung isang pader at merong isang bintana dyan, kukunin na natin yung one day para dyan. One day para dito, sa kantuhan dito, at saka doon, at one day para doon sa biga. So, hindi naman kailangan na masyadong komplikado. Merong mga direct counting, merong titingnan mo lang, alam mo na kung magkano yung maabot. Kasi nga, hindi pwedeng ibase natin sa percentage ng materials yung pagpapalitada. Hindi lahat pwedeng gawin nating 30% of the materials, katulad itong pagpapalitada. Yun ang reason kung bakit nilagay natin na yung total materials para dito sa area natin na to, na 54 square meter, ay 3,330 lang yung magagamit natin. Pero tingnan nyo yung naging labor natin, umabot tayo ng 5,700. At magkakaroon pa tayo ng factor of safety dahil sa mga chances nga na sinabi ko na hindi naman araw-araw ay 18 square meter yung kaya nilang tapusin. May mga time nga na ang preparation dahil nagkakaroon ng problema, nagtatagal. Every time na nagkaroon ng abirya, bumababa yung rate natin. Imbis na 115 per square meter,
tataas pa yan, depende sa mga sitwasyon. Kaya hindi natin maiiwasan na mayroong mga factor of safety na inilalagay kahit nagkaroon na ng factor of safety doon sa estimate. Bandang huli ng estimate, nagkakaroon pa rin dahil nga sa mga factors, mga inconvenience, mga pangyayari na hindi natin maiiwasan. Meron nga trabaho na tingin natin mayayari ng isang linggo, pero tingnan nyo, nayari ng isang linggo at tatlong araw. Merong mabigat yung pagpapatapos ng trabaho. Minsan, akala natin ang bilis, pero tinitingnan natin parang hindi mayari-yari. Napakahirap talaga humawak or mag-manage ng isang construction kung hindi natin susubaybayan yung pagpagawa. Okay? So, hanggang dito na lang yung ating video. Sana ay huwag niyong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit na rin po ang notification bell. Maraming salamat po.